Ito nga pala at nagka-order ako sa 2U application. 7 box na sushi na dalawang klase lang. At pagka-accept ko nga ng order na yan ay pinans ko na sa aming cashier. At pagkatapos ko nga niyan ipans mga pre ay diretso na ako sa aming kusina para i-prepare ang mga order ko. Bali dalawang copy yan, yung isang copy dito sa cashier at yung isa naman sa kusina. Kaya eto na nga dali-dali tayong tumakbo sa kusina at nagluto na tayo ng ating dynamite shrimp. Dahil mas marami ito, kaya mas marami ang niluto ko na spicy shrimp mga pre. Na minix ko lang sa mixed flour with egg and double breading lang yan mga pre. Pagkatapos ko nga niyan iprito ay hihintay na nating maluto yan. At habang inihintay natin maluto yan ay nagprepare na ako ng crab salad. Na mixture niya lang ay crab, cucumber, and then carrots and Japanese mayo. Pagkatapos niyan ay nagprepare na rin ako ng slice avocado na ilalagay natin sa ating dynamite shrimp. At ito na nga tinuna kong niro lang ating dynamite shrimp na 4 na box. Dito kasi sa amin sa Yumi Sushi namin ay pwedeng mamili ang aming mga customer ng with crab or without crab. Kasi more on customer din namin dito ay hindi kumakain ng crab. Dahil bawal sa kanila yon or haram sa iba. At ang iba naman ay okay lang. At minsan pa nga may humahanap pa rin sa amin na nigiri or fresh salmon. Pero hindi namin sinasuggest yun dahil more on cook ang nilalaman namin or pinapalaman namin sa aming mga maki. At eto na nga't patapos na ang ating dynamite shrimp. Ang next ko naman dyan iroroll ang ating crazy ebi maki with crab salad din siya and then with tempura shrimp sa loob. At eto na nga't patapos na tayo sa ating pagroroll ng ating mga maki. At ang last natin ng ebi maki ulit na 4 pieces. Pagkatapos niyan ay kinat na natin pre mang tigpo 4 pieces. Siyempre, after natin ikat yan ay ipoportion lang natin dyan sa may gilid. At pagkatapos ko nga yan, ikat at iportion ay magpe-prepare na tayo ng takeaway box na 7. And then ilalagay na natin sa ating takeaway box yan lahat ng ating maki. Siyempre, pinagsama-sama ko yung magkakasama na dynamite and then ng ebi maki. At kinat na rin natin ang ating spicy shrimp na nilagyan ko lang ng sriracha and ating spicy mayo. And then ilalagay na natin lahat yan sa ating ibabaw ng mga maki. At pagkalagay ko nga dyan mga pre ay lalagyan ko na yan ng teriyaki sauce lahat ng ating mga maki. At ang ating ebi maki naman ay may spicy mayo sa ibabaw. And then halos lahat naman po yan ay may crispy topping sa ibabaw or tempura flakes sa ibabaw. And then nilagyan ko rin po ng Japanese mayo and spicy mayo. And then toppings ng tobiko on top lahat and spring onion. At pagkatapos ko nga lahat-lahat lagyan ng mga toppings niyan mga pre. Ay siyempre lalagyan na natin ang cover yan mga pre. At pagkalagay ko nga lahat ng cover ng ating mga maki ay ilalagay ulit natin yan sa ating mahiwagang bintana. At tatakbo pa rin ako niyan sa may kabila dahil wala namang ibang kukuha niyan kundi ako rin. At eto na nga't ipoportion na natin isa-isa ang ating mga ginawang maki sa ating takeaway bag. At andito na nga si Sadik ang pipick up ng mga order. Pagkatapos nga niyan ay portion ko na rin ang isa, bali dalawang box yan dahil masyadong marami. At kinuha na rin ni Sadik at nilagay ko na rin ng resibo. Yun lang, thanks for watching, God bless.